My God, it's Friday. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. April 1st, Biyernes ho. Kumusta ho kayo mga boss? Kahapon wala ho tayo, kaya kapag yung nagpapaumanhin, kinakailangan ho natin yung pahinga kasi nag-out of town ho kami the day before. So today, Friday, marami ho kayong inaabangan mga boss, ano? Well, meron ho kami mga updates para sa inyo. In the meantime, kami ho'y bumabati muna na ito hong araw na to, Biyernes, sasabihin ho namin sa inyo na marami ho mga updates na nakaabang. Kaya lang, ito ho'y pinaka-final update na ho doon sa ating hong tinututukan ho na Gwardyang Binugbog. Alam niyo ho yun, ano? So, si Jomar Pajares. Kilala niyo na ho siya mga bossing, kaya marami ho nag-aabang ngayon. Diyan, may update ho tayo mamaya ng konti. By the way, diretso na ho tayo, kami ho napapakinggan sa pamamagitan ho ng Radyo Pilipinas 738 and also some People's Television Network. Yan ho'y PTV4, sa aming digital platform. Pwede ho kaming sundan sa mga ito is Bitag Official, YouTube TV ho namin yan, and then bitagmedia.com and Bitag Live. Isang stasyon ho nagsishare ho sa atin, yan ho'y Capital Broadcasting Center, DCME, mga affiliates ho nila sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Well, umpisan ho natin. There are only 38 days before the election, 5 weeks and 3 days, mga boss to be exact. Kagabi, kahapon, marami ho nag-aabang sasasabihin ho ng presidente. Kaya lang, pag-abang ho nila, neutral ho ang Pangulo, mga boss. Wala ho siyang sinasabi, bagkos, inilatag niya lang ho yung kanyang sinimulan, pahiwatig ho na mahalaga sa kanya, sa puso niya ho talaga yung drug war, and then yung build. Ngayon, mga boss, sa mga nag-aantay ho, talagang iniisip ho nila kung anong lalabas sa bibig ng Pangulo, kung sino nga ba i-endorse, kasi marami ho kasi nagsasabi, baka sa pagsasalita ho kagabi ng Pangulo, ma-endorse niya kung sino man yung sa mga manok ninyo. Wala hong lumabas bagkos, read between lines, sa lima ho niyan, sino kaya ho yung pagpapatuloy sa programa ng Pangulo? Sabi niya, neutral ako. Kaya mga tao nag-iisip. Read between lines, sino ho sa kanila ang magpapatuloy ho ng sinasabing drug war? Kasi kung titingnan ho natin, sino ho magpapatuloy ng mga build. Although, duman ho sa kanilang mga bibig, yun ho kanilang mga pangako. Kasi alam niyo naman, wala pa ho silang magawa ngayon, kundi ipangako, ilatag ang kanilang plataforma, ang kanilang mga programa na kung sila'y mahahalail ho diretso sa Malacanang. Ngayon, sa palagay niyo mga bossing, sino ho sa lima? Reading between lines, mga boss, mahirap, hindi ho ba? Kaya lang kung kinakailangan yung basahin at para tingnan na maigi, balikan nyo ho ang mga nakaraan. May mga sinabing maganda ba ang Pangulo sa sino man sa kanila? Of course, lahat ho yan, dumaan ho doon sa sinasabing pagtutuligsa at pasaring din ng Pangulo. Lahat ho sa kanila. Kaya marami ho nag-aasama-asama, ay baka yan si Isko and Sara, o di naman kaya BBM and Sara, or Pacquiao and kung sino man, ano, well, BBM or Lenny, yun ho mga iniisip nila kahapon. Ako naman nag-aabang lang, wala akong sinabi. Dito na lang siguro tayo mga boss, iwan na lang natin, bahala na ho kayo. Kayo ba'y nakapag-isip na kung sinang inyong magboboto? Or nag-iisip pa kayo? Imposible naman nag-iisip pa kayo. Posible naman hindi nyo pa kilala kung sino. Come on, a lot of people are saying, ay, undecided pa ako. Is there such thing as undecided majority? Wala! Nakapag-isip ng karamihan dyan. May mga manok na kayo dyan eh. Huwag na ho natin lukohin pa sarili natin, mga bossing. So, coffee ho, mga bossing. Coffee? Kanilang umaga, mga boss, ang coffee ko ho'y matapang na matapang. Ayan, ho'y barakong kape. Which, I'm not gonna tell you. Kaya alam, pagdating ng alas 8, para medyo, ito naman ay suabe ang dating. Healthy coffee ho sa tabi ko. Ayan ho'y. Subukan nyo ho itong mangosteen, Philippine mangosteen coffee. Medyo maiba naman ng konti, ano? Para doon sa mga health buff. Alam niyo ho kasi kung minsan everything is done in moderation. Kapag masyadong matapan ng coffee mo,
why don't you try it this way? That's exactly what I'm doing. That's why I'm sipping my coffee. Ito ho, mga bossing. Oh, yeah. Well, umpisa na ho natin, mga bossing. Update ho doon sa kay Jomar Pajares versus doon ho sa Matthew Tevez. Hindi ho natin parang binubuhay bagkos dapat malaman nyo na lang ho, no? Marami ama nang aabang kung ito nga ba ay katotohanan o baka palabas lang daw sa bitag. Marami rin sasabi niyan. May iba dyan na mga wannabe lawyers, mga bula ang abogado, as in bumubula ang bibig, na nagmamagaling. It seems to be nagtuturo po sila sa kanilang trying hard, trying to analyze a case na hindi pa ho nasasampa. And dami na hong sinabi na hindi pa man nakaumpisa. Kaya, and when I was on vacation, mga boss, marami hong tumutiligsa sa mga ginagawa ho namin. Ano? Dito ho, kami ho, public service ho kami. Kami ho mga magkakapatid, public service, talagang sa puso na ho namin yan. Partikular ngayon, eto hong bitag, talagang nakatayo ho kami para doon ho ipagtanggol ang mga taong mahihina. Marami hong hindi naniniwala dyan. Mga bossing, hindi ho kami palabas for the last 20 years. For the last 20 years, wala ho kaming ginawa kundi tumayo sa mga mahihina. Ang bitag ho. Marami ho kasing iba, okay, nakikita nyo na siguro if you go over the library ho namin, mga boss, we don't need to talk. We already walked our talk sa mga ginagawa ho namin. Ngayon, maraming nagtutulig sa siya, wala yan, yung mga ganyan, yung nambugbog nakita nyo noon. Hanggang ngayon, marami ho sa buisit pa rin eh. Salamat naman at nakapag-resign na officially matapos ho natin, napuna ho rito. I think it was done on Wednesday. So ngayon mga boss, kung kayo ho'y talagang tinitingnan yung programa ho namin, hindi ho kami palabas. Program ho kami para ipalabas, parang entertainment, hindi ho eh. Hindi lang ho kami basta-bastang programa, totoong mundong ginagalawan ho natin. Mga boss, tulad ho nito. Marami nagsasabi, bakit kayo lumalapit sa mga public service program na yan? Yung kay Tool Rafi, tinutulig sa niya, o sa akin, at sa ibang mga, kung minsan wala lang magawa. Itong abogado na to, nagtuturo na parang bulaang, bumubula-bula ang kanyang bibig, chipipay, nang hilig mag-social media, mga boss. Hindi ko naman pinapatulan, kaya lang nagsasabi marami, Boss Ben, parang kinakanti ka ng kinakanti nitong kolokoy na to eh. Alam mo niyo sinabi nitong abogado na to, hindi ko napapangalanan, baka sumikat. Kasi kami ho, sa bitag, we have a corporate lawyer. I also have my private legal counsel. And meron din ho kaming mga lawyers din ho pagdating sa mga programa. Kasi hindi siguro alam ng tao na yun, nagmamagaling. Eh, mahilig ho sa mag-social media at kami ho mag-utol, paborito niya. Lalo na si Tool Rafi, hindi naman siya sinasagot. Ako naman, pag may time, sinasaltik ko na lang. So, siguro kilala niyo kung sino siya. Ngayon, itong aking sinasabi, siya ho'y abogadong sa social media. Sabi niya, wag daw pumunta sa mga programang kapareho nito at kay Tool Rafi. Bakit? Siya ho kasi, tinuturo niya, I don't know, nagbabalat kayong parang bibigay kaalaman patungkol sa batas. Ang sinasabi niya, magtiwala raw sa justice system natin, which is totoo naman. Kung hindi ho natin pinagkakatiwalaan, wala ano pang silbi ng ating batas. Di ho ba? Ngayon, dapat daw isundin yung due process. Okay. Kulang niya lang sabihin mga boss, kasi ako I enjoy watching sometimes. Wala lang akong magawa, na patawa-tawa. I enjoy watching na sinasabi niyo kasi mga boss, kulang na lang, kayo mga mahihira, protektado kayo ng batas, totoo. Subalit pag pinag-usapan mga boss, ang mahirap laban sa mahirap, pantay ang laban. Kapag mayaman sa mayaman, ang magkatunggali, pantay rin ang laban, depende sa kung paano ka bubuhos ng iyong pera dahil kukuha ka ng magagaling na abogado. At ang bawat magagaling na abogado, hindi sila sa nagsasalita. Maliban na lamang kung ikay mahiling mag-showbiz, yung bibig mo nangunguna pa, bula, talsik, laway pa. Kapag mayaman laban sa mahirap mga boss, mahirap or mahirap laban sa mayaman, itaga mo sa bato
Limado lagit kadalasan ng nanalo. Madalas, if not most of the time, all the time, oftentimes, mayaman ho ang nananalo. Itanong niyo pa ho yan. Kaya nga ho, kumuha ka ng pinakamagaling na abogado para makasama na yung strategiya dyan, knowledge of the law, style ho nila, ilan na ho yung kanilang track record, papanalo. Eh, ganun ho talaga, pag mayaman, kukuha ka ng pinakamagaling na sigurado talagang magaling na magaling. E paano pag mahirap ka? Kukuha ka ng magaling, di ho ba? Kukuha ka rin ng magaling. E paano pag talagang magaling ta talagang hindi ho yung mga nag-analyze-analyze na akala mo, kaya lang showbiz naman ang dating, niloloko kayo eh. Itong kaso ni Jomar, mga boss, itong security guard na pinaluhod, hindi po to trial by publicity para sa amin. Bantayan niyo ho ng maigi. Huwag niyo pong gawing parang case study sa inyong mga social media na nagsasatikta ho dyan. Pag-aralan mo ang galawan ng mga dekampanilyang abogado. Tingnan kung abot mo. Yan mga videos na yan, powerful videos na sinasabi niya, ginagamit lang daw yan para umano yung damdamin. Ano pa nga ba? Ibig mong sabihin, wag. Kasi daw, malulusot na. Marami ho siyang sinasabi. Hindi na ako interesado. Tingnan niyo ho na maigi, ano? May katang-isip ho siya. Bina-blind item ko siya. Kilala niya ka. Kaya kung ikay nanunod ngayon sa akin, alam mo naman. Diba? 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 Sa bawat salita, diba? 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 Kung hindi ka sigurado, wag mo sabihin, diba, diba? Pag ang tao sa diba, 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 diba. Tingnan mo kung katang-isip pasundot sa ilalim, galit ho siya sa mga tulfo. Lalo na ako. Isang word lang iginamit ko sa'yo. Hanggang sa ngayon, hurt. Di ka pa rin makapag-move on. Hit it! What? Tama na! Sabi ho nga, love hurts, love scars, love wounds, and marks any heart. Ang bitag ho, itong sa kaso ni Jomar, umpisa hanggang matapos, tatayo ho kami sa bitag. Hindi pipichuging law firm ang nagrarepresenta sa biktimang security guard na si Jomar. Marami ang nakatingin dito at tumingin kayo na maigi. Kasama ka ng Chips Love Hurts. Tumingin ka na maigi. At makikita natin hanggang saan ang itong kapangyarihan itong mga mapang-abusong politiko. Tingnan natin kung hanggang saan na yung politikong nang hamon ho sa akin. So far, may naririnig ba ako? Inumpisahan niya manghamon doon sa YouTube, nakatarantaduhan, sabi ko, kagaguhan. Hindi ako bababa dyan sa mga ganyang kalokohan. Ang hamon, ay umpisa, hindi naman tinanggap, so hindi ko nahahamonin kasi baka lang bully na ako. Sabi ko kasi ipa-polygraph test kasi sinabi ng gwardiya, ay baril. Ngayon, boss, hindi na natin dapat balakan. Marami hong magsasabi, programming bitag hanggang television lang. So, napapanood nyo kami sa television. Kaya nga ho kami. Kaya investigative media ho kami. Investigative public service ho kami. Hindi ho kami yung public service na charity. Kasama ho yun, ano? Pero most of the time, investigative public service ho kami. Tinatabla ho namin ang laban. Tumatayo ho kami sa mga maliliit. Yun ho ang dahilan kung bakit nandito po kami. Hindi ho kami hanggang television. Ngayon, medyo titigil ho tayo ng konti, hindi na tayo mga merito ng kaso, baka ma-technical. Marami nagsasabi, ang programa ng bitag hanggang television lang. Inuulit ko, totoong mundo ho kami. Hanggang pagdating sa hukuman, inirepresenta ho ng pinakamagaling. Ito ho'y sabi, kinuha ho namin ng maabogado. Yan, may statement ho dyan mga boss ang abogado. At makikita niyong labanan dito. Bantayan nyo hanggang sa matapos mga boss. Sinasabi ho namin walang puwang dito ho sa amin. Yung papang-abuso at papang-ape. Yung loko-loko na makapangyarihan. Ipakita na, tatanggalin ho namin ang pangil.
That's my statement para doon sa mga abusado at loko-loko na pinaglalaroan ang taong bayan. May pahamon-hamon ka pa, hindi nagbibiro ang bitag, hamunin mong lelong mong panot. Huwag ako. Maghamon ka sa YouTube at hindi ko pinapansin yung mga YouTube na mga bugoy ang dating. Mukha ba akong bugoy? Mukha ba ako doon sa mga babayaran 10,000 sa laban? 150,000? Kahit na bayaran niyo pa ako ng 10,000,000, tapatan ko yan. Hindi sa pagmamayabang. Huwag niyo akong pinagluloko. Kaya kayo, kung makagago kayo, gaguhin yung sarili niyo. Kasama ka roon, ikaw yung sasabihin ba punta, congressman ka pa naman gagamitin mo yung YouTube. Huling statement ko to dahil wala ho siyang sinasabi, nagsasabi. Ito ho noong Marso at 30, Wednesday, nagsampa na ho sa Office of the Prosecutor ng Las Piñas City Police, mga kasong physical injury, grave threat, violation. A BP 881 na paglabag sa Omnibus Election Code of the Philippines laban doon sa kay Kurt Matthew Tevez. Kasalukuyan nakikipag-ugnayan pang Las Piñas Police sa mga pangunguna ng Chief of Police, Colonel Santos, Jaime Santos, sa mga opisyalis ng Homeowners Association ng BF Homes para formal na may turnover ang mga ebidensya hawak nila, mga boss. Ngayon, ito naman ho mga boss, nagbigay na ho ng statement ho ang Esguerra and Blanco Law Offices. Basahin nyo lang ho yan, lakihan ho natin. Yan na bang pinakamalaki? Ba't may picture pa rin yan? Please be informed that the Esguerra and Blanco Law Offices or Bless Law is representing Mr. Jomar Pajares in relation to the 16th of March 2022 mauling incident at the BF Homes subdivision. The Blanco Esguerra Law Offices, or Bless Law, firmly believes that any act of violence or oppression against marginalized laborers and frontliners by persons from public office should not be tolerated and should be duly investigated. Yan ho, pinakikita ho namin. Galing na ho yan doon sa corporate. And then, sinasabi ho natin, medyo natigil natin. We are closely working at Las Piñas City Police to ensure that justice will be served. Esguerra and Blanco Law Offices. Sila ho nagpadala niyan, hindi ho nanggagay. So ngayon, dahil nagumpisa na ho, doon sa mga nagkakyaw-kyaw, nagmamagaling na mga abogado raw na nagtuturo daw sa internet. Ewan ko, pero puro naman mga showbiz. Para magkaroon ng content, hindi naman talaga nagtuturo na tulad ng mga totoong mga abogado. Hindi ho nagsasalita. Ay, kumuha ka ng mga case study. Ipresenta mo, gamitin mo ang bawat mga batas na nauukol doon sa sinasabing case study. Turuan mo ang mga tao, nagkaroon ng kaalaman na yan magiging daan para sila hindi magiging mangmang at matao mapang-abuso. Mababawasan sa mundo kapag ang taong hindi nang mangmang alam ang kalang karapatan. Subalit, kahit na alam ang karang karapatan, pag dumating sa hukuman, ang taong makapangyarihan laging lamang dahil siya'y sapat na sapat, sobra-sobra ang kakayanan. Kumuha ng magagaling na abogado laban doon sa walang-wala. Meron ho tayo mga PAW lawyers at hindi ho natin minamaliit. Kaya lang pag dikampanilya na at magagaling at yung hong sinasabing mga, yung kanilang, titingnan ho natin yung kanilang mga scoreboard na panalo ng kaso, mga big time cases. Tulad na ho ng Bless Law, yung representa kay Jomar, hindi ho biro yan. Sige, ikaw ngayon, bula ang abogado. Paglaruan mo ang bitag. I wanna hear what you're gonna say. And then, pagtatawanan ka ng mga abogadong corporate firm na hawak ang bitag. At yung aking private legal counsel, ganun din ho sa aming mga programa.
mag-isa ka lang, tatlo lang kayo sa firm ninyo, laban sa tatlong magkakaiba, magagaling. Tell me exactly what you got. Next time, bago ka magsasalita, at bago ka magkunyari nagtuturo, pero patago yung iyong galit sa mga tulfo, huhubaran kita, hindi ka uubra. Kahit na abogado ka pa. Itaga mo Sabato. Coffee time mo muna tayo. Oh yeah! Well mga boss, eto na ho, public service na ho tayo. Part 2 na ho to, yung rider na binangga ng SUV, tumilapon, nagpabay, pinabayad ho ng 1,000 pesos. Yung pobreng na tilapon na motorsiklo rider sa mga angkas dahil kamag-anak or anak niya raw ay hineral. May update na ho to, but in the meantime, yung part 2 na pinangako ho natin, eto na ho, panoorin. Wala kaming pakialam kung kamag-anak kayo ng general or matas na opisyal ng gobyerno. Hindi kami natitinag kahit sino pang abugadong dikampanilyang kunin ninyo. Ito yung kausap ko sa messenger kanina? Yes. Oh, ano bang problema? Actually, siya ang umareglo. Umareglo ng alin? Sa tama na ginawa niya sa sasakyan namin. So, sa'yo yung sasakyan? Yes. Sabi mo kanina hindi. Akin na kapangalan niya sasakyan. No, sir. Sabi mo kanina hindi sa inyo. Wala akong pakialam sa'yo. Nakikipag-away po ba kayo sa amin? Di ba dininay mo kanina, sir, na hindi sa inyo yung sasakyan at hindi kayo may-ari? Wala kang sasakyan? Paso na lang kayo. Oo, hindi ka sagutin! Andrew, si Ben Tulfo, si Bitag. Naka-live ba to? Yes. Yung lawyer ko na lang sasagot sa inyo. Nasaan yung lawyer mo? You can call my lawyer. Nasaan? Bigay mo number ng lawyer mo. Kanina ko ibibigay. Bakit? Ngayon. Bigay mo sa akin, pinakamagaling na abogado mo. Gusto mo, Supreme Court Justice pa eh. Gusto mo, Court of Appeals pa, RPC. Okay, sige. Nasaan? Wala. Ngayon mga boss, sa kaso ho nitong SUV ang nakabangga ho ng isang motorsiklo na rider, pinagbayad pa ng pobre itong biktima na tumilapon sa motor. Nakita niyo ho yan. Nahanap ng Bitag ang may-ari kung saan nakarehistro ang sasakyan sa isang John Andrew Rehano Duano. Unang pakikipag-usap nito, itinanggi niyang akusasyon. Wala daw siyang sasakyan at palamunin lang daw siya ng kanyang nanay na OFW. Subalit, wala pang isang oras, binawi nitong si John Andrew Rehano Duano ang kanyang mga sinabi. Alam niyo ba mga boss, siya daw ang may-ari ng sasakyan at tita niya daw ang nagmamaneho yung si Manang na naka-duster. Ang rider at ang kasraw nito ang bumangga sa kanilang tiyahin. Kami ho sa pambansang sumbungan, marunong ho kaming makinig. At marunong din ho kaming ipagkaloob ang karapatan, marinig, the right to be heard nung inarereklamo. Lalo na kapag medyo mailap itong inarereklamo. Well, asahan nyo ho, mga gagawin ho namin, bibigyan ho namin ng pagkakataon. Pero, paano kung yung imbes na sagutin ang sumbong, abay nakikipagsubukan? Sa halip na maging desente at medyo mahinaho ng pakikipag-usap, barubal ang dating eh. Wala kaming pakialam kung kamag-anak kayo ng general or matas na opisyal ng gobyerno. Huwag nyo kaming i-bluff. Parang ang dating eh, bluffer kayo para sa amin eh. Manduduro na wala sa lugar. Di kami natitinag kahit sino pang abugadong dikampanilyang kunin ninyo. Pakinggan ang recorded audio conversation ng pakikipag-usap ng mga Bitag investigators. Dalawa ho to. Dito ho sa Colocoy na si John Andrew Rehano Duano. Hello, sir. Andrew. Yes, ano yun? Ikaw yung kausap ko sa messenger kanina? Yes. Ano bang problema? Hindi, sir. Di ba nga, merong lumapit sa ating mga motorista na na aksidente. Actually, andyan ba siya? Wala. Nasa online lang namin siya kausap. Oo. Actually, siya ang umareglo dahil siya ang bumangga. Nang alin, sir? Umareglo ng alin? Umareglo? Sa tama na ginawa niya sa sasakyan namin. So, sa'yo yung sasakyan? Yes. Sabi mo kanina hindi. Akin na kapangalan niya sasakyan. No, sir. Sabi mo kanina hindi sa inyo. Ngayon, ganito na lang. Karapatan kong hindi sumagot. I will face him kahit saan dahil may copy na kami ng CCTV kung saan siya bumangga. Sir, may kopya din kami ng CCTV, Sir Andrew. Okay, we don't care. Kalma lang, kalma. Kalma ka lang. Sir Andrew, kalma lang. Kalma ka lang. Kalma ka lang. May abogado rin kami. Kalma ka lang. Pwede kitang hindi kausapin. Wala kang karapat. Wala kang ano. Okay lang, sir. Ikaw nagsabi. Call this number. Ikaw nagsabi. I'm calling you. No, sir. Hindi. Ikaw ang mainit. Andrew, ikaw ang mainit. Ako muna, sir. Ako muna. Wala akong pakialam sa'yo. Wala rin akong pakialam sa'yo. Wala akong abogado. Yung pati.
trabaho lang to, sir. Ang sabi mo, call this number. Sabi mo, call this number. O, tumatawag ako. Ngayon, ang sabi mo, mag-record ako because you're recording. So, I'm recording right now. Kalma ka lang. Hindi, ikaw ang mainit. Wala. Wala naman tayo pupunta ang iba eh. Wala tayo pupunta ang iba, sir. For confirmation, I was very kind to you. Hindi ako... Kaya nga sabi ko, pinaliliwanag ko sa'yo. Demand na what? Demand what? I'm not demanding anything. Wait lang. Wala akong dinedemand. Hello, sir. Good morning po. Yes? Sir Andrew, yes. Oh. Sir, ganito, kalma. Kaya nangyari ko sa inyo kung sino may dala ng sakyan at ano nangyari. Eh. No, sir. Sige, sir. Trace na lang sa court kung saan yung tamang lugar. Okay, sir. Ganito, sir. Hello, sir Andrew. Pwede po ba mapakinggan nyo rin kami? Sandali lang, sir. Oo. Bibigyan ko kayo ng floor, sir, para ipaliwanag po yung sinasabi ninyo, sir. Sige po, go po. Ano po ba yung sasabihin nyo? Ganito. Diba? Sa akin nakapangalan niya sakyan. Okay. Ngayon, yung nagdadrive niyan, tita ko. Sinong tita, sir? Kung mayroong bumangga. Sinong tita, sir? Ang tita ko, it's my right kung hindi ko sabihin sa'yo kung sino. Ah, okay, sir. Tita ko nagdadrive. At alam niya ano nagrareklamo sa inyo, babae yung binangga niya. From Silverville Avenue, magle-left ang tita ko going to Ministop. Ngayon, ang tama na sasakyan namin is dulo na sa bumper. Kasi naka-left na eh. Sabay, nag-overtake yung motor, siya ang bumangga, di ba? Mm-hmm. Siya ang bumangga eh. Kasi paano babanggalin ang kotse namin ng kakaliwa na nandito sa gitna ng bumper tumama? Ibig sabihin, yung motor ang bumangga. Kaya nga, kung sasabihin niya hit and run, yan ang malaking kalokohan. Nag-areglo pa siya para sa gasgas ng kotse. Sige, 100,000 lang ang binigay niya. At siyang nakikiusap na wala akong ibabayad. Yun yung sinabi, sir, ng tita niyo sa inyo, kinwento sa inyo. Yes. Mm-hmm. Kaya, willing kami kumuha ng CCTV sa barangay kasi taga doon ang tita ko, sa lugar na yon. Mabibigyan kami ng copy once na mag-request kami. Kung gusto niya, na sinasabi niya mag-hit na hit and run sa, harapin na lang namin siya sa korte as per our lawyer. Oh, yun po. Ganun na lang para hindi tayo magtalo. Kasi pangit naman yung magtatalo tayo ng una-una, hindi niya rin alam yung site ng namin. Kaya nga po, sir, kami nag-reach out sa inyo para kunin yung side ninyo. Kaso, sir, masyado kayong mainit, sir. Mami, hindi kami nagkikipag-away. Kinukuha namin yung side nyo para sa patas lang po na sinasabi natin, kinuha namin ang complainant, kinukuha namin kayo. Sinasabi nyo kasi, hindi ko alam kung kayo po ba yung kanina. Sinasabi nyo, sabi mo kanina, ganito, ganyan. Huwag nyo naman akong pag-reset. Yes, sir. Nakikinig po ako sa kabilang side, sir. Naririnig ko. Dinideny nyo na hindi kayo yon at hindi wala kayo nun. Kaya yun lang po ang dinidepensa sa inyo. Eh, masyado po kayong mainit, sir. Eh. Nakikipag-away po ba kayo sa amin? Pwede naman tayo hindi na mag-usap. Yes, pwede po tayo. Nag-record ka, nirecord mo kami. Nirecord ka rin namin. Patas tayo, di ba, sir? Oo, ganun na lang. Kasi yun, mahahaba lang eh. Harapin na lang namin kung ano yung re-reklamo niya. Yes, ang pinupoint out lang namin, sir, nagsinungaling kayo kanina. Oh, ano ko nagsinungaling? Ano yung sinungaling ko sa'yo? Di ba dininay mo kanina, sir, na hindi sa inyo yung sasakyan at hindi kayo may-ari? Wala kang sasakyan? Paso na lang kayo. Huwag mo kong ganyan-ganyan eh. Hindi mo ko tao, hindi mo ko pinapakain. Oh, hindi mo talaga kita pinapakain, sir. Oo, hindi ka sagutin. Eh di ba, wag kang sumagot. Agency, go ahead! Huwagan nga natin itong si Pisot. Tingnan ko nga ang angos nito. Makikipagtalo. At gusto ko marinig sa kanya mismo para makita natin na may mga abogado pa raw siya. Andrew! Hello? Andrew, magandang hapon sa iyo, Andrew. Yes? Andrew, si Ben Tulfo, si Bitag. Opo. Naka-record tayo, Andrew. Ano, naka-live tayo ngayon. Andrew, gusto ko lang linawin. Sa iyo ba yung sasakyan na sabi mo sa tita mo? Sa inyo yun. Naka-rehistro sa iyo. Naka-live ba to? Yes. Oo. Yung lawyer ko na lang sasagot sa inyo. Okay. Pero sa iyo yung sasakyan? Yung lawyer ko na lang sasagot po ng lahat. Nasaan yung lawyer mo? You can call my lawyer. Nasaan? Bigay mo number ng lawyer mo. Kanina ko ibibigay. Sa akin, ngayon. Partawagan ko. Tingnan mo, bigay mo sa akin pinakamagaling na abogado mo. Gusto mo Supreme Court Justice pa eh. Gusto mo Court of Appeals pa, RTC. Okay, sige. Nasaan? Oh, wala. Nantayin natin. Sige. Hindi na sumagot. So, oy, makinig ka, Andrew. Wala kaming pake kung may abogado ka, kay General, ang sino man ang tatay mo, kung sino ang tiyohin mo.
Kinig ka. Kung ikay may abogado, tatapat na namin ang abogado mo. Kumuha ka ng pinakamagaling na abogado mo. Kumuha ka ng dikampanilya. Kung ikaw nakikinig sa akin ngayon, huwag kang sisiga-siga. Hindi ubra sa amin yan. Tinawagan ka para kunin ang pahayag, kundi ka ba naman ewan. Pakinggan mo kung anong mali nang tiyahin mo na wala ka sa lugar, nagsasalita ka na para ka may diarrhea sa bibig. Kinuhanan ka ng pahayag, ayaw mo, kaya binaba mong telepono, nagmamagaling ka sa abogado mo, kahit sino pang abogadong kunin mo, wala kaming pake. Ito lang aking masasabi sa iyo, ano, makinig ka. Ikaw, wala ka sa lugar at tiyahin mo nakaduster ang papunta roon, biglang kumaliwa na walang signal. Una sa lahat, pag ang sino mang motorista naka-aksidente, sangkot sa aksidente, nagkasagian, unang gagawin ng magkabilang panig kung sino yung nadihado, kung sino nabangga, nasaktan, bababa yung motoristang nakabangga at titingnan niya kung okay ba yung kanyang nabangga. In this case, yung SUV ang nakabangga, hindi yung motor. Kundi ka ba naman kumag eh. Paano mo sasabihin ang motor mababangga yung sasakyan? Eh, bakal yun. Tao yung nakabangga. Motor, walang kalaban-laban. Pangalawa, kung sakaling nakabangga na sangkot sa aksidente ang sino man, kung sino yung nakabangga o pareho sila, they have to check each other. Kumusta ba? Okay ka ba? Teka muna, are you okay? Ganun dapat. Titigil, titingnan yung tao kung anong nangyari. Para hindi lalabas hit and run. Sa nangyari doon sa manang natiyahin mo, hindi buna ba? Walang kasignal-signal, biglang boom! Nasa pwesto na yung motor. Wala siyang signal, siya nakabangga. Ni walang bumaba, nakita niya tilapon. Ni walang man lang pa, kumbaga, ginawa na okay ba kayo? Pasensya na kayo, sige, tabi muna tayo. Wala, hindi bumaba. Marami pang mga taong nakakita rito, bagos, tumulong, kumbaga, nagmagandang loob, tinulungan para maitabi sila habang yung sasakyan hindi talaga bumababa. So, hindi natin maintindihan kung nag-alangan, nag-panic. Nakikita niyo ngayon yung motor, yung rider, kagilid. Tsaka palang kumaliwa yung etong sasakyan. Pagmasdan, bumaba ngayon. Nasa may CCTV dyan. Bumaba ngayon, eto, yan, nagbukas, babaeng na bababa doon, nakaputi, nakashort. At itong si Manang, palapit doon, nakaduster, palapit dito doon sa nabanggang rider. Nagkikwentuhan sila. Mamaya-maya, malis, bumalik. May telepono, kausap ang telepono, ibinigay ang telepono sa rider. Ang sabi ng rider, pinakausap. Sinong kausap? General daw. Natakot naman si rider, syempre. Nagpapanik pa the time. So, yung babaeng driver ngayon na puting Nissan Terra ay tiyahin daw nitong si Andro Duano. Kaya Andro, makinig ka. Ayan ang CCTV video, kahit kunin mo pa yan. Sa kung sino man pupo, you don't need a court order, we will give you one for the appreciation ng abogado mo. Number three, pagkatapos kayong ano, mag-aantay kayo ng alagad ng batas. Mag-aantay kayo ng agent of the law, traffic enforcer, or highway patrol, or traffic bureau na darating dyan para i-blatter yung insidenteng nangyari. Walang sino man ang aalis. Pagkatapos hayaan yung agent of the law to do the investigation, huwag nating ilagay sa kamay natin. Hindi ganoon ang traffic. Ang pagmamaneho ay pribilehiyo, hindi karapatan. Kaakibat ng sinasabing lisensya ay pribilehiyong kinakailangan sundin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ang may kasalanan. Hindi pwede hanggat hindi nakuha ng agent of the law or traffic enforcer. Number four, hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan mo to. Pagkatapos, ituro mo, bayaran mo ako. Hindi po pwede yun. Pwede mangyari yun kung kayo nagka-ariglohan, nagkausap ng maayos na walang nagre-reklamo. Number five, walang dapat umalis dyan sa lugar na yan. Iniwan ito. Hiningan ng 1,000. O ngayon, dyan, Andrew Rehano, kung sana nakipag-usap ka ngayon na bahagang buntot mo, kumuyos yung bets mo, ang kaya mo mga tagabitag na mga babae lang. Eh ako na ngayon, ang tigre. Tingnan natin kung okay, yung bombolyas mo akit sa lalamunan mo. Tawagan ulit ito para masabi sa kanya. Kayo ho'y nanunood para makita nyo. Hindi namin pinahihiya. Buisit lang kami doon sa mga nagsisiga-sigaan, inaakalang tama sila. Eh may pamantayan dyan pagdating sa mga ganyang aksidente. Tawagan uli. Kinat na. Makinig ka dyan, Andrew Duano Duano. Huwag kang duwag, ha? Kang sisiga-siga. Ahabulin ka rito. Mali ang ginawa ng tiyahin mo. Pakausap mo sa amin ang abogado mo. Wala kaming pakialam sa abogado mo. Huwag kang magmamalak sa abogado mo. Huwag kang kukup sa ugali mo. At hindi ko sinasabing kup.
Kapag nagalit ka, eh, totoo nga, tinawagan ka, umatras ka. Okay, nakikita nyo, flight is guilt. Umiwas ka, tinantay ka namin ang abogado mo. Inantabayanan pa rin namin ang numero ng abogado mo, hindi ka namin titigilan. Hanggat hindi talaga lumutang at kinakailang imbestigahan dahil lumabas. Para ka nag-hit and run na rin eh. Dahil ginawa mo, umalis ka sa lugar nang wala man lang pahintulot, na wala man lang accident report. Ikaw pa ngayon ang ngotong, eh kailan ba naging pulis yung tiyahin mo? Sino tong hitaral na pinagmamalaki mo? Panggaling ko yung baseball bat mo yan, sampal ko sa mukha mo na yan, huwag kang susu. Hindi kami natitinag kahit sino. Abangan niyo ho to. Sa mga boss, kung kilala niyo ho yan, oh, kinig ka ngayon. Sa aking pa lang, nanginginig ng boses mo, naiipot ka na sa iyong rawlaw, butas-butas na karsonsilyo. Binigyan ka namin ng pagkakataon, binagsakan mo kami. Total, magaling ka naman sa abogado mo. Sige, kumuha ka ng maraming abogado mo. Sa ngayon, mali ka. Huwag kang duwag. Ha, sumagot ka uli. Hindi na babaeng kausap mo, sibitag na. Okay, sisiga-siga ka, pero yung yagbols mo sa lalamunan na. Maayos ka nga. Ang yabang-yabang mo. Nasaan yung general mo? O, yung si Aling, si Manang na tiyahin mo, pagsabihin mo, susunod pag nag-drive, huwag naka-duster nang sa ganun para bumaba agad. Eh, nahihiya siguro dahil naka-duster. Tapos nakaka-parang sa bagay, malabo na kasing puminsan yung camera. Nakita niyo na ho, abangan ho natin to dahil ina-expect ho namin, sasagot ho sila sa kanilang abogado. Eh, tatawagan ho natin, magte-text ho tayo at iimbitahan ho natin pating abogado. Hoy, John Andrew Rehano Duano, kunin mo ang pinakamagaling na abogado mo, 3-4. Handa kaming kausapin dito para sa'yo. Yan ang tamang paraan. Hindi yung mag-duduruduruhin mo kami. Bay, patuloy ka nga muna. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag, ipabitag mo. Parang yung ama na yung angas na wala sa lugar. By the way, update na ho, no? Nagsampa na ho, isinampat na ito ho sa Quezon City District Traffic Unit, QCDTU, ang kasong reckless imprudence resulting to damage to property and physical injuries sa Quezon City ho, Quezon City Office of Prosecutor laban sa senior citizen. Yun ang nagmamaneho na driver ng SUV. Senior pala, kaya siguro. Okay. Well, reckless imprudence laban doon sa nagsampa rin itong senior citizen, yung babaeng nakaduster. Kaya lang mga boss, dito sa parting to, nakikita niyo na, ito ho kasi, tinitingnan na ho natin sa sampahan na ho sila ng kaso. Pero tingnan nyo na lang ho, ano, may napulot ho kayo rito kapag kayo nakapag-aksidente. Or na-aksidente. Or na pareho kayo nagbanggaan. Nararapat lamang bumaba kayo, hindi para makipag-away. Bagkos, mahinahon pakikipag-usap. Okay ka ba? Maayos bang lagay mo? Ganun ho ang tama. Tingnan mahalaga kung may nasaktan, hindi yung, bakit mo ang sinira ang bumper ko? Karamihan ng gago, ganun ka luko-lukong iba sa atin sa lansangan. Nararapat lang you check on the welfare, yung kapakanan nung nasagi mo or nabangga mo, kung kumusta bang kalagayan. Mas mahalaga yung buhay kaysa roon sa lintek na kotse o anumang bumper na yan. Okay? Napapalitan yan yung buhay, hindi. Ngayon, pagkatapos noon, eh, mag-aantay kayo ng police na or agent of the law. Pagkatapos, hayaan nyo yung police mag-iimbestiga para makita, para magsampahan ang kaso. Ang mali ho roon, umalis sila sa, nanghingi ng pera, 1,000, dahil lamang dun sa lintek na general. Pagkatapos, iniwan na yung rider. Mali ho yun. Kasi the mere fact na hindi mo inag... Kaya yung hong rider mismo pumunta roon sa traffic unit para magsampa ng kaso. Hindi ho nagsampa sa barangay, tsaka pa lang ho nung nakita na ho nila nagkagulo-gulo na sa bitag, siguro sabi nung general problem ng putok sa buhong general na yon, kung sino man yon, na hindi niya malaman ngayon kung anong gagawin niya para tuloy si congressman. Alaala nyo? Nagsisiga-siga tapos nang hahamon. Eh, hindi ko tinatantanan, hindi ko tinitigilan. Kaya lang, pag ang taong hindi na nagsasalita, hindi na rin ako nagsasalita. Kasi baka sabihin, bully na ako eh. Hindi ako nang bubully. O doon naman sa ibang naghahamon, ha? Wag na wag ho kayo maghahamon. Partikular, baka barilan, suntukan, wag ho. Wag nyo hong gagawing katatawanan,
kapag hindi ho kayo nagkaintindihan, huwag lang mauwi sa, pwede kayo makipagtalo, huwag ho talagang maghahamon. Hahamunin nyo sa mga abogado, pero yung sakitan, gusto tapos gagawing magre-ring fight? Bago tayo umabot dyan, siguraduhin nyo yung inyong kaalaman na meron kayong tinatagong talento na magaling. Kasi kung hindi, lintik eh, para kayo may diarrhea sa bibig. Kapag kuminsan kasi ang tao, bugso ng damdamin, nagsasalita, hindi niya alam kung anong sinasabi, tapos magsisisi, naku, hindi ko pala match to. Bakit? Tapos mariosit. Magkakamali kayo. Wag magmahamon. Mas magandang mag-usap na lang. Eh, kundi naman, bukas naman ang aming tanggapan, inuulit ko, ay meron naman kaming gym, maliit o malaki, ready naman ako magturo eh. Anong aking tuturo? Yung tamang pamamaraan. At the same time, ang martial arts, respetado kasi. Pero yung bruskuhan, hindi ho pinagmamalaki yan dahil violente. Kaya nga ho sinasabi ko, kung kayo ho'y may mga alam, itago nyo. Shhh! Huwag maingay. Mm-hmm. Subalit yung mga biktima, kuminsan nakakalimutan na hindi po si Bentulfo at yung si Congressman ang naglalaban. Siya ho nagahamon. Yung hamon na yon, pwede kong tanggapin anytime pag nasa labas. Pwede kong tanggapin, bagong-bago ho, dito ka muna. I-train muna kita. Kasi may problema sa bilis at sa power. At saka sa mga tindig at maraming kulang. Yun ang akin napansin. Wala ho kaming oras mga boss. Kami nagpapasalamat ho sa inyo. Pagtutok, pagsusubaybay, pagtitiwala ho dito ho sa programa ho namin tuwing umaga. See you next week. And by the way, mamaya ho sa aming pambansang sumbungan, morning edition. See you later. Adios.